Today is Wednesday and today is my rest day. And i-share ko lang sa inyo kung paano ko na-discover ang YouTube at ang mga YouTubers. Stay tuned! Discover ko yung YouTube dahil kay Obet. So, ganito yung nangyari noon. 2014, naghahanap siya ng tutorial kung paano mag-apply ng BB cream at kung anong magandang BB cream sa skin ng Asian. So, sabi niya sa akin, nagbabrow siya ng mga Filipina na gumagamit ng BB cream. So, lumabas dun sa list si Ann Clothes. So, ayun na nga. Doon na nga nag-start na ma-addict kami sa panonood sa YouTube. At to the extent na hindi na namin nagagamit yung TV namin. Excuse me. So, ayun na nga yung nangyari. So, galing akong office. Tapos, sabi niya, Be, mayroon ako napanood na Filipina vlogger. Ano yung vlogger? Ang alam ko, vlogger yung nagsusulat. Pero yung vlogger, hindi. So, parang jargon sa jargon. Ganun siya sa akin that time. Tapos, edi, sabi niya ganun sa akin, medyo naaliw nga daw siya kasi Taglish, tapos madaling intindihin, very keen, very precise, tapos very detailed yung makeup tutorial ni Ann. So, tapos, na-discover niya na meron din palang daily vlog si Ann. Tapos, from that moment, parang nanood kami ng ilang episodes nung vlog ni Ann. So, nakakaliw siya. Parang, mas maganda siyang panoorin kaysa sa mga teleserye. Disclaimer lang ha, wala akong against sa mga teleserye. Pero parang, for me ha, parang, ang galing lang kasi parang ano, parang siyang reality show na hindi scripted na kung ano yung nangyayari dun sa buhay nila, pag mag-grocery sila, minsan pinapakita nila, nakakatapuan sila ni kids. So, nakakaaliw lang. Tapos, sobrang nahook na ako sa panonood ng mga vlogs na hanggang sa nag-subscribe na ako kay Anakay, kay Chris Lumagi. By the way, Chris Lumagi, sana mapanood mo tong video ko na to. Kasi, taga Malabon din ako. So, sana magkita tayo. Kasi nakakita ko, lagi kang nasa Malabon. Robinson's Town Mall, tapos dapat mag-gym din sana ako dun sa ano, dun sa pinag-gyman niya dito sa malapit sa amin, pero hindi nga pwede kasi nga may spine problem ako. So anyways, going back, sobrang nakakaaliw lang panoorin yung mga vloggers. Sobrang nahook na kami ni Obet. Up until now, talagang inaabangan namin every uploaded videos nila, si Perfecta, si Maffy, si Ann, si Anakay, tapos nga si Jelloy, meron na din yung boyfriend ni Anakay. Tapos meron kaming bagong gustong vlogger, si Red Diaz. I think he's a travel vlogger kasi most ng vlogs niya is all about traveling. Napanood ko yung Singapore, yung ngayon nasa Thailand yata sila. So sobrang parang nakaka-inspire lang gawin na parang stress reliever nga. Doon nga sa previous vlog ko na parang it helps me a lot, especially when I'm on RD, na ito yung gagawin ko, nakakalimutan ko lahat ng stress na nangyari sa akin for the past 5 days na nag-work ako. Pero hindi ako nagre-reklamo guys sa work ha, lahat naman ng work stressful, yun nga lang, kailangan mo talagang humanap ng way para hindi mo talaga siya maramdaman araw-araw. So itong vlog, sobrang nakaka-relieve siya ng stress. Even sa traffic, hindi ko na siya iniisip yung haba ng biyahe from BGC to Malabon. Hindi ko na siya iniisip talaga. Talagang iniisip ko, ang iniisip ko na lang, ano kaya pwede ko pang i-upload para maging interesting yung channel ko. So ngayon, ang naisip ko, yun nga, i-share sa inyo kung paano ko ba na-discover si YouTube at saka ang mga YouTubers.
sana maka-attend kami ni Obet ng YouTube Fan Fest. Comment naman kayo sa comment box kung pwede bang pumunta kahit walang ID. Kasi talagang gusto namin makita in person yung mga YouTube mga YouTubers like Ann Clutes. Meron pa ako pinapanood si ano, nakalimutan ko yung name, pero pinapanood ko siya. Si Lloyd, ayun, natutuwa ako sa mga vlog niya, lalo nakasama niya yung mga kaibigan niya. So, ayun, ito nga pala guys, pagpasensyahan nyo na minsan kasi, ayun, I'm using my phone. Tapos, minsan magulo din, ayan. Hindi ko na off yung notification, pasensya na guys. Ayun nga, i-update ko lang kayo, meron din akong sinalihan na YouTube group, mga YouTuber sila na nag-start, pero makikita mo naman talaga mga bata pa tong mga to, grabe, kaya sobrang nakaka-proud. Sobrang marami na palang mga bagets ngayon na nag-YouTube at sobrang nakaka-proud, grabe yung mga subscribers nila, napakadami. At mababait tong mga batang to, sobrang okay, sobrang welcome nila ako dun sa group. So, ayun, sobrang nakaka-inspire lang talaga yung mga ginagawa nila, nila Anakay, nila Chris Lumagi, na parang sobrang pinapakita lang nila yung ilang percent ng daily lives nila. So, for me, I wanted to share it with you guys then na kung ano yung nangyayari sa akin pang araw-araw. So, basically, yun lang naman yung vlog for today. I'll edit this one and definitely I'll upload more videos since today is my rest day and sa Saturday pa yung pasok ko. So, maybe I'll research more so I can give you interesting videos para ma-upload ko sa YouTube channel ko. So, paano guys, see you in my next vlog na lang. Alam mo talagang sobrang grabe yung mga notifications sa cellphone ko. Pasensya na talaga kayo guys. Hindi talaga perfect yung video, pero I can assure this coming October, pag nakuha na yung mga bonus, I'll upgrade sa kahit yung pinakamurang vlogging cam lang. And then, I'll check kung makakabili na rin tayo ng laptop for editing purposes. So, ayun. I hope you guys subscribe to my channel. And if you like this video, please put a thumbs up, please. Yun lang naman. Wala talaga akong masabi. Ayaan nyo guys, magpa-practice talaga ako to make this channel more interesting to you guys. So, paano guys? See you in my next vlog. Bye!